Hello po sa inyong lahat mga kamatsyas, muli itong inyong lingkod, Coach International Master Roderick Nava. Ngayon naman ay ating i-analyze ang best game na naganap sa round number 10. Pagpapatuloy lang sa ating mga best games na pinipili per round, ito ay sa bakbakan nila Abdu Satorov, ang batang-batang 17-year-old na pambato ng Uzbekistan versus world champion Magnus Carlsen. Okay, white dito si Abdu Satorov, black si Magnus, tingnan na kagad natin. Nag C4 si Abdu Satorov, nag Knight F6 si Magnus, nag knight c3, nag e5, pinasok ni Magnus ang main line ng English, nag knight f3, nag knight c6, at dito nag e4, interesting. Usually kasi ang ginagawa dito sa puti ay g3. So balik tayo, nag e4, nag bishop b4, develop, d3 para extra support sa pawn sa e4, kasi kapag nag bishop b4, pwedeng capturing yan, then followed with knight x e4. So d3 muna, suporta sa e4, nag d6 para solid lang din, bigyang daan ng light square diagonal bishop. Nag a3 para i-neutralize na ang bishop sa b4, at nag bishop c5, ayun, umiwas lang para dyan naman ifo-focus ang control ng diagonal. At dito nag b4, hinabol ang bishop, nag bishop b6 umatras, nag knight a4, ayan, para tagpasin na talaga yung malakas na bishop na yan. Nag bishop g4, develop, may pressure ulit, nakapin, at dito tumagpas na sa bishop, a takes b6, and then nag bishop b2, develop, kumapture din sa knight, capture, nag knight d7. Kaya kinapture ni Magnus yan. Pag knight d7, ito po ang gagawing paikot dyan, knight f8, knight e6 din ilalagay sa d4. Yan ang maniobrahan yan. At dito nag g3, nag queen f6, at umatras si Nodirbek Abdu Satorov, queen d1, at yan ang bagong sangag dito sa posisyon na ito. Dahil dito, ang teoryang palaging ginagawa ng puti ay queen takes f6. Kinakapture talaga yan, nakikipagsabayan. Lalabas, bishop pair versus yo kebabs ang matitirang labanan sa endgame na yan. Okay, pero balik tayo. Ang ginawa ni Abdu Satorov, nag queen d1, nag knight f8, bishop g2, nag knight e6, kontroladong-kontrolado na ni Magnus ang d4 square, at dito nag castle, nag g5, ayan, para maiwasan ang f4, dahil yan talaga ang malakas na pinaka-break dyan ng puti. At dito nag bishop h3, sinamantala naman ni Nodirbek ang kahinaan ng light squares, ayan pa, may pressure pa sa knight. At dito nag h5, parang intensyon ni Magnus ay mag g4 para tuluyang matakpan ang light square bishop. Tinagpas na ang knight, queen takes e6, at dito nag b5, inatake ang knight. Bumalik, knight b8. Bakit bumalik si Magnus? Ipipihit niya, maniobra, ilalagay sa mas magandang kalagayan ng knight niya. At dito nag f4, hindi na nagpatumpik-tumpik si Nodirbek, nagparamdam din siya ng pressure. So nag g takes f4, g takes f4, at dito nag knight d7. So dito, oo nga, bukas ang g-file. Kung chichikin, isang king h1 lang, wala nang sapat na kasunod dito. Malakas pa rin ang tension sa e5. Okay, kaya nireserba muna ni Magnus ang g-file. Nag-knight d7 muna. Nag-king h1, ilag na. Nag-queen g4, hamon ang queen to queen. At dito, nag-queen f3. Ayan, para ang idea ni Nodirbek, kung ka-capture dito si Magnus, capture, ay mayroong tempo na pupwedeng makapagbaterya ng malakas sa f-file, at yung isang tore pwede ring pumunta sa g-file. At dito nag f6 lang, hindi pinansin ni Magnus, kumbaga siya ang pinapa-capture, si Nodirbek ang pinapa-capture sa queen, para pag kumapture magkakaroon nga naman ng tempo, strong control sa h-file. At dito nag queen e3, ayan, umayaw para rook g1 pang neutralize sa queen. Nag castle queen side na para magamit ang isang tore. Nag f5 kinulos na. So dito nag h4, Rook G1, Queen H5, Rook G6. Ayan, nakaposte ng maganda ang tore. So, nag-Rook DG8, nag-Rook AG1, capture, ayan. So, pawn ang pinang-capture para mayroong panggulong pass-pawn. Nag-Rook G8, ayan na, tatagpasin na ni Magnus. Nag-G7, nag-Queen H7, at dito nag-Queen H3. Kung babagsak ang pawn sa G7, babagsak din naman ang pawn sa H4. So dito, kumapture na, nakipagsabayan na si Magnus, binigay na rin niya ang h4 pawn, nag-knight c5, naispatan niya na weak ang d3 pawn, at dito nag-bishop c1 lang, dahil ang bishop sa b2 wala nang gamit, masyadong bato ang center pawns ni Magnus, at dito nag-bishop c1 na lang para magamit sa kabila, and then nag-c6, ayan, para mawala na ang pagka-double pawn, no?
Pag kumapture, capture, mawawala ang double pawn, aayos ang istruktura ng pawn sa queenside. So dito, bakit hindi kinapture ang libreng pawn sa d3? Meron kasing simpleng trap, queen h3 check, babagsak ang knight sa d3. Okay, so kaya dito, nag-c6 muna, kumapture, capture na, at dito nag-queen h3 check, king b7, nag-queen f3. Nakiramdam na lang dito si Abdu Satorov na kung saan ba papasok, papaano makakapag-create ng komplikasyon si world champion. So dito, nag-queen h7, sacrifice yung pawn pero hindi makakapture-capture kasi nga mabibitin ang pawn sa d3. At dito, nag-bishop d2, nakiramdam lang, king a6, nag-king g2, queen g7 check, king f1, queen h7, threat sa pawn, nag h3 muna, tsaga-tsaga, nag d5. Ayan, hindi makatagal dito si Magnus na walang nangyayari, nag-break na sa d5. So pag nag-capture-capture, paki-imagine po, mabubuksan ang diagonal papunta sa d3. So dito, nag-queen f5, pinowersa ni Abdu Satorov, napakaganda lang tira na yan, good move. And then umiwas si Magnus, nag-queen g8. Kasi kung makikipagsabayan siya, capture, capture, and then pagpalagay natin, tagpasin ang libreng pawn. Meron kasing c takes d5, ang malaking problema dito, nakakaharapin ni Magnus ay yung h pass pawn. Ayan, paano aawatin yan? So pagpalagay natin e4 para mayroong knight e5, knight f7, magbi-bishop c3 lang. Aabangan talaga ng bishop ang takbo ng knight dyan. Handang kumapture anytime and then makakapag-produce ng mabilis na magpo-promote na queen. Kasi dito ang king ni Magnus ay napakalayo. So papaano niya hahabulin ang f5, f potential pass pawn at yung h pass pawn mismo. So yan ang malupits dyan. Knight c5, may h5, knight d7, h6, knight f8, and then bishop takes. Yan po ang mangyayari dyan. Then bishop g7 followed with f6, f7. Bibigay at bibigay ang knight dyan. Samantalang ang connected marching pass pawn si Magnus, kayang-kayang i-hold ni Abdu Satorov pag nagkataon. Okay? Kaya dito, after queen f5, umiwas lang. Nag-queen g8, nag-c takes d5 na. C takes d5. E takes d5, queen takes d5, and king e2 para extra support sa pawn sa d3. Nag-king b5, ayan, nakaamba na, nakaready na ang king dito ni Magnus para, ayan, may king a4, pababagsakin ang pawn sa a3, then para maipush na, maiprogress na ang potential b pass pawn. At dito, nag-bishop e3, agad-agad namang na-alarma dito si Abdu Satorov, gusto niyang tagpasin ang malikot na knight na yan. So dito, nag-queen g2 check, bishop f2 harang, nag-king a4, nag-h4, nag-e4. Ayan, talagang gusto makikomplicate dito ni Magnus. Kumapture, capture, queen f3 para mawala na ang malikot na queen na yan. Nag-queen g6, umiwas si Magnus. Pwersado naman kasi kung kakapture ng queen, eto na naman ang malaking problema ng black dyan. Papaano niya aawatin ang h strong pass pawn. Okay, so balik tayo. Queen g6, nag-h5, ayan na, ipinrogress na. Queen e8, pero laging may timing ng panggugulo dito si Magnus, ayaw niyang tigilan si Abdu Satorov. Nag-bishop e3, pangtakip kahit papaano. So nag-f5, nag-h6. So sa mga maaaring mapatanong, coach, bakit hindi kinapture ang libreng pawn sa f5? Mayroong knight g3, lipad ang queen sa f5. Okay, so dito nag-h6, nag-queen e5, nag-king f1. Nag-queen d5, ayan o. Nagsiset lagi ng trap dito. May knight d2 check, maku-queenless. So dito nag-king g2, queen g8 check, nag-king h3, at dito nakipagsabayan na si Magnus. Gusto na niyang tanggalin ang bishop, pwersadong capturing ng knight na yan. Queen takes g5, at dito nag-queen c6 check, king takes a3, nag-queen c3 check, king a4, queen c4 check, king a5, queen c3 check, king a4, at nag-queen g7. Ayan, para hamon ng queen to queen, at the same time ay masuportahan ang pawn sa h6. At dito nag-queen e3 check, king h4, nag-f4, nag-queen d7 check. So dito, bakit ba hindi makapush ng h7? Anong mangyayari? Magku-queen e1 check daw, na kapag nag-king g5, may queen g3 check, king f6, queen c3 check, king f7, queen c4 check, king f8, queen c8 check. Na dito, eh, pwersado na si Magnus na mag-perpetual check kasi isang tira na lang. Pero tingin ko dito, syempre, pabor na kay Magnus ito kasi nga isang tira na lang. Magkukuin na si Abdu Satorov. Losing na ang black dito or si Magnus pag nagkataon. So dito ang ginawa, nag-queen d7 check muna.
B5, nag-H7, push na, magpo-promote na ng another queen. Ang ginawa dito, nag-queen E5. Ayun, hindi rin natumbukan dito ni Magnus ang tamang depensa. Pero ang idea ni Magnus, para ma-stop lang ang H8 promotion ng white. So time check tayo dito, 16 seconds kay Magnus and 37 seconds kay Abdusatorov. Ayan, so dito ang tamang tira daw ay queen G1. Hindi kasi basta-basta maka-H8 queen promotion kasi mayroong queen G3 check. Paki-imagine po, angat king H5, then queen H2, makukuha ang queen sa H8. Hindi kasi kaagad dito, halimbawa kung mag H8 queen, directly ito, hindi eh, may ganun eh. May harang eh. So check muna, para pag lumayo ang king, then queen H2, kuha na ang queen sa H8. So queen G1 daw ang best move na panggulo-gulo dito. So hindi pa basta-basta makaka-promote. Yan daw ang perfect square sa queen. Pero balik tayo, nag-queen E5 dito si Magnus, nag-king G4, ayun, umiwas lang. Ang good move naman daw dito ay queen D1 check lang daw na kapag nag-king A3, then queen D8. Ayun, queen D8. So mag-H8 na. So only move queen E1 check, king H5, pag nag-queen H1 check, king G6, queen E4 check, king G7, queen B7 check, king G8, queen G2 check, king F8, queen H3, at ito na ang diferensya kung bakit chumek kanina para yung king malayo sa pawn kahit papaano, queen A5 check, king B2, then queen takes B5 check. So marami pa ito, no? Marami pang galawang mangyayari, pero may timing na dito, napakalapit na ng pawn, nasa H7 na kumpara sa F pass pawn dito ng black. So may timing ito na makaka-queen yan, at yan ang kahulugan kung bakit napakatangkad dito ng evaluation bar ng puti. Ayun, no? Plus 9.97 na base sa Stockfish Strong Computer Engine 14.1 Depth 20. Okay, balik tayo. Pero ang ginawa ni Magnus, nag-queen E5 siya pang stop sa promotion. Nag-king G4 si Abdusatorov, nag-F3. Nag-king takes F3, pinakapture na ni Magnus para lumuwag-luwag at mas dumami ang potential checks ng queen. Queen F6 check, king E4. Nag-queen H4 check, king D5. Queen H5 check, king C6. Nag-queen G6 check, king C7. Yun nga lang, nakatago na ang white king. Nag-queen G3 check, king B7. Queen F3 check, king A6. Queen F6 check, king A7. Queen F2 check, king B7. Queen F3 check, queen C6. Ayan, humarang lang. Queen F7 check, queen C7 harang. Queen F3 check ulit, king A6. Chumek naman sa dulo, queen A8, king B6 ilag lang. Then nag-queen H8. At dito, pagkakataon naman ni Abdusatorov, siya naman ang check. Queen C2 check, king A3, queen D3 check, and then nag-king A2. So ang maganda dito sa mga check-check na ginagawa ay suportado pa ang H pass pawn. At dito, nag-king C5. Ayan, pagkakataon naman ni Abdusatorov, siya naman ang gagawa ng mga likot-likot dito. So nag-B4. Ayan, pag B4, gusto talagang ibigay na ni Magnus yun ang idea niya na pag kinapture, then marami mga check-check, maluwag ang space areas ng mga check na gagawin ni Magnus. So yan ang idea ng B4. Yun nga lang, tumangkad ang evaluation bar. Ibig sabihin, ang B4 na yan ay blunderation! Ayan na, sumigaw na. Ayun, blunderation ang tira na B4. Ang tira lang daw ditong tama, queen C8 check na pala. Hindi na pala kailangan ibigay pa yung pawn na yan. Sapat na ang resources dito ng black para maka-check-check. Halimbawa, kung magtago king B4, queen F8 check. Ayun, ang dami na palang check na mangyayari. So, halimbawa, kung mag-king C3, queen F6 check. At halimbawa, kung mag-king C2, may queen C6 check. So kapag nag-king dito, queen H6 check. Yan ang best move ng mga check-check dyan para pag humarang ang queen, matatagpas anytime ang pawn sa H7. So padiagonal palagi ang mga check-check. So halimbawa, kung mag-king D1, queen H1 check. At kapag nag-king E2, queen H2 check. So king E3, queen G3 check. King D4, queen D6 check. Pag nag-king C3, then ito na yung time para mag-check B4. So halimbawa, king C2, queen C5 check. Napakaraming check ang aabutin dito ng white. So sapat na pala yun, check na kagad pala ang tamang tira kumpara sa ginawang B4 dito, sacrifice pawn. Ang ginawa ni Abdusatorov, nag-queen D2 check, king A1. Kasi kung pupunta siya sa B3
O kaya sa B1, kakapturin lang ang pawn with check pa. So umilag si Magnus ng King A1, yun nga lang. Pag King A1, meron pa rin napakalakas na nakahanda ang white dito. Ano kaya yung deadly last move na ginawa at naparesign dito si World Champion? Sige po, bigyan ko kayo na konting segundo para maipost, pakiguess nyo, at sa ilang sandali lang ay tutuloy na kagad natin. Start! Maraming salamat. Ang last move, simple lang, Queen D4 check para ma-eliminate na ang queen. Nag-resign na dito si Magnus. Kasi kung ka-capturein, capture, ayan o, mag-H8 queen na. Malupites mga kamatcha, 17-year-old lang ito. Natagpas si World Champion Magnus Carlsen. Ibig sabihin, napakalaki ng potensyal ng bata na ito. Grabe no, sa maraming pagkakataon po, nakarating din ang Pilipinas yan eh. Naglaro yan dati ng Asian Continental dito sa Pilipinas. Nung time na yon, malakas na yan, mas lalong lumakas ngayon. Taon-taon talaga, napakarami niyang tournaments. Suportado talaga ng todo ang Uzbekistan. Ayan, sana all. Sana ganun din sa atin, ano, para talagang malupites. Okay po, yan ang round number 10, best game na adale si World Champion Magnus Carlsen. Abangan nyo naman ang best games na i-analyze natin sa round number 11, 12, at ang last round na round number 13. Sa mga naghahanap po ng standing, makikita nyo lang ang link sa description below. Click nyo lang ang chess results para makita nyo ang final standing. Sa mga hindi pa nakakapag-join sa ating official website, kamatchess.com, ay makikita nyo lang din ang link sa description below. Muli itong inyong lingkod, Coach International Master Roderick Nava. God willing, ay magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang videos.